sa ating showbiz chika. Solid kapamilya pa rin sina Liza Soberano at Enrique Hill, walang planong maging kapuso. Matatanda ang kinumpirma kamakailan na mayroong bagong pelikulang iniluluto para kina Liza Soberano at Enrique Hill, at kung saan ang magdidirect nito ay ang box office director na si Cathy Garcia Molina. Galing ito mismo sa manager ni Liza na si Oji Diaz at sabi pa niya, nagustuhan din daw ng dalawa ang kwento kaya kabang-abang ito. Pero meron silang gagawin pelikula, yung pelikula na yun maganda ang kwento, kaya lang nga MJ, iintayin pa rin natin mag-subside itong bilang, mag-flatten the curve. We're very excited, nagulat ako, binanggit niya yun, nagka-meetin daw kayo with Tina. Naku, siya, sa kanya pala gal. Pero siya, excited lang kasi yung bata na ano dahil nagustuhan nila yung pinitch na kwento sa kanila ng mga staff ng Star Cinema. Subok naman na sa box office ang Liz Ken kasama si Direk Cathy dahil siya rin ang nag-direct sa My X and Y's na tumabo sa takilya noong 2017. Hindi na rin makapaghintay ang fans ng Liz Ken dahil huli pa silang napanood sa pelikula sa Alone Together noong 2019, at sa naudlot na teleserye na Make It With You ngayong taon. Komento ng ilang fans, "This is actually exciting. Something to look forward to," sabi ni Atil Heinrich. "Can't wait for this to happen. COVID umalis ka na," tweet naman ni @miss_ancheta. "Basta ako pag like nila ang story, dun ako. Magaling pumili ang Liz Ken ng story like Alone Together," sabi naman ng fan na si @mapion. O diba, ibig sabihin lang nito na hindi palilipat ang Liz Ken sa ibang network tulad ng GMA7, at siguradong tuloy-tuloy pa rin ang karera nila sa ABS-CBN. Samantala, sa ibang balita, tumangging pag-usapan ni Gerald Anderson si Julia Barreto sa nakaraang virtual media con ng special digital film na Love Unlocked na mapapanood ng eksklusibo sa Kapamilya Online Live ngayong Sabado, 15 ng Agosto, 7:30 PM. Natanong ang aktor kung ano talaga ang relasyon nila ngayon ng aktres, baka kasi gusto niyang i-unlock ito para mabigyan na ng kasagutan ang tanong ng lahat. Ang ganda ng segue, ha? Siguro, unang-una, ayoko na rin pag-usapan ng isang taong wala naman din dito. Walang koneksyon sa ginagawa natin ngayon. Respeto na rin po siguro sa kanila. Labas po tayo dyan, nakangiting sagot ng binata. In a relationship with Julia Barreto, hindi yung kasama doon sa back-to-back na show, no? At the more that you are silent about it, the more that chismosos and chismosas are insisting about it, paki-unlock mo nga yung love rumors na yan once and for all. Ganda ng segue, ah. Siguro una-una, ayaw ko rin po pag-usapan ng isang tao na wala rin naman din dito at walang parang yes connection sa ginagawa natin ngayon. Respeto na rin po siguro sa kanila. Labas po tayo dyan. Kaya hindi maiwasang pagdudahan na may relasyon sina Gerald at Julia dahil madali namang sagutin ng oo kung sila nga at hindi kung wala talaga. Pero sa tinura ng aktor sa MediaCon ay wala siyang malinaw na sagot kundi umiwas lang siyang pag-usapan ito. Ikinatwiran pa ni Gerald na gusto niya ng tahimik na buhay. "Aniya, ganun po talaga yung character ko. I mind my own business. At ipapayo ko rin yan sa ibang tao." Going on a staying silent. Ganun po talaga yung character ko. I'm just, I mind my own business at sana ipapayo ko rin yan sa ibang tao. Yes. Yeah. Congratulations. Mahigit isang taon na ang nakaraan ng matsismil sina Gerald at Julia nang sabay silang umalis sa birthday party ni Raver Cruz na ginanap sa The Fort noong July 23, 2019.
Sa una naman ang balitang naghiwalay na rin noon sina Julia at Joshua Garcia, samantalang wala na rin komunikasyon noon si Gerald at ang ex-girlfriend niyang si Bea Alonzo na ayon sa huli ay bigla siyang hindi kinausap ng dating karelasyon. Going back to Love Unlock ay si RC Muñoz ang partner ni Gerald sa Hook Up episode mula sa direksyon ni Dado Lumibao, mula sa panulat ni na Benson Logronio at Argel Badayos handog ng RCD Narratives, at maaaring sundan sa Facebook page fb.com/RCD Narratives, Twitter at RCD Narratives, at Instagram at RCD Narratives. Base sa trailer ng Hook Up ay may sexy scene sina Gerald at RC na ito yung ikinuwento ng dalawa na nahirapan silang gawin kasi nga, nag-shoot sila through Zoom at mag-isa lang sila sa kani-kanilang kwarto na paulit-ulit na sabi ng aktor, ang lakas ng sex appeal ni RC, yung mga reaksyon ko roon, medyo true to life story. Samantala, naniniwala si Gerald na may positive outcome pa rin ang 2020. Kung maaari lamang ay gusto na raw matapos ni Gerald Anderson ang taong ito. Maraming mga hindi magandang pangyayari ang naranasan natin ngayong 2020, kaya gusto na itong malampasan ng aktor. Yung lockdown ko actually nag-start noong 2019, bungad ni Gerald. Matatanda ang kontrobersyal ang naging hiwalayan ng aktor at Bea Alonzo noong nakaraang taon. Kung pwede lang i-cancel ang isang taon talagang itong 2020. Marami ang nangyari sa taon na ito na sobrang unexpected and sobrang nakaka-demoralized, nakakalungkot. Nilalagay tayo sa sitwasyon na napakahirap. As you know, hindi lang ang Pilipinas pero ang buong mundo. Namatay si Kobe Bryant, sumabog yung Taal Volcano, coronavirus, madami. Parang binuhos na lahat sa 2020. Nag-shutdown ang kumpanya namin. Yung livelihood namin nawala, paglalahad ng aktor. No, of course, you know, eh, kung pwede lang i-cancel ng isang taon talagang itong 2020. Marami pong nangyari sa taon na ito na hindi natin, you know, sobrang unexpected. And sobrang nakaka-demoralize, nakakalungkot. People are, you know, nilalagay tayo sa isang sitwasyon na napakahirap as you know, hindi lang Pilipinas kundi yung buong mundo. Namatay si Kobe, sumabog yung Taal, coronavirus, ang dami, parang binuhos na lahat sa 2020. Shutdown ng kumpanya namin, di ba? Livelihood namin nawala. Kahit maraming mga hindi magandang nangyari at nananatili namang positibo ang pananaw ni Gerald sa buhay. The only choice na meron tayo ngayon is to stay positive and napaka-cliche but may mga moments at may mga gabi na naiisip ko na, anong susunod nito? Paano tayo babangon? At kapag nakabangon na, ano na ang sitwasyon natin bilang isang bansa, isang mundo? Pag inisip mo yung nangyari sa Beirut, Lebanon, parang ano pang pwedeng mangyari sa 2020? You know, I think we're being tested as a human race and kung ano yung mga natutunan natin itong taon na ito, being resilient and strong, kailangan natin dalhin yan sa susunod na taon. Everything happens for a reason and naniniwala talaga ako that there's always a positive outcome sa lahat ng to, pagbabahagi niya. Yung choice na nga meron tayo ngayon is to stay positive at napaka-cliche pero, you know, may mga moments at may mga gabi na parang naiisip ko na parang anong susunod dito? Anong, you know, paano tayo babangon? At kapag nakabangon na, ano nang sitwasyon natin bilang isang bansa? You know, isang mundo? You know, recently yung nangyayari sa Lebanon, di ba? Sa Beirut, parang, wow, parang, ano ba? Ano pa ang pwedeng mangyari sa 2020? But you know, I think we're being tested as a, you know, bilang isang, you know, human race. We're being tested and kung yung mga natutunan natin itong taon na to, you know, on being resilient and strong, you know, kailangan natin dalhin yan sa susunod na taon. Everything happens for a reason and
naniniwala talaga ako na there's always a positive outcome sa lahat ng to.